guys, welcome back to my channel. Kayo po ba ay sawan-sawa na sa buhay na pinagdadaanan nyo sa ngayon? Sawan-sawa na po ba kayo sa hirap? Ito po ay ilan sa mga pinakamalupit na pamamaraan para po tayo ay maahon sa kahirapan. Ang video ito ay para po sa inyo. Gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. 'Cause you never feel this way. It's my lucky day. Kung ikaw ay isa sa mga kagaya ko na nagsawa na sa buhay ng kahirapan, at talagang, kumbaga, wala ka ng ibang pagkapitan kundi manalangin at gumawa ng ganito ritual, ay ito po ang mga naganap sa akin. Talagang unti-unti kong nadadama ang mga swerte na never kong naranasan noong mga nakaraang pantaon o mula ng aking pagkabata ay never kong naranasan. Ngayon, dahil sa ginawa ko ito yung pagsalubong ng 2019, ginawa ko ito ritual na ito at halos lahat ng aking nalalaman ay ginawa ko lahat na. At ganoon din ang panalangin sa itaas at ganoon din ang sinag ng araw at sinag ng buwan ay yan po yung kumbaga, kagaya na sabi ko po sa inyo, ako naman po ay hindi nakakalimot tumawag. Pero, tapos ako rin po ay masipag. Pero ang wala lang talaga sa akin ay mga ganito ritual. Nung ginawa ko siya, yung tatlong ito, kombinasyon, ano po ang nangyari sa akin? Nakamit ko yung swerte na matagal ko nang inaasam at labis-labis sa aking mga inaasahan. Kaya ang nais ko po ay magparehas po tayo kasi base po sa aking mga kinukwento ay base lahat sa aking mga karanasan. Ngayon, nais ko ay lahat po tayo ay makamit ang swerte na matagal na nating iniintay. Diba? Lahat naman po tayo ay nangangarap na swerte. Kaya po tayo gumagawa ng mga ritual. At kaya pinapanood nyo rin po ang ating video dahil gusto po natin na tayo po ay maahon din sa kahirapan at swertihin sa buhay. Ano-ano po ang mga dapat nating gawin? Ganito po, kailangan minumungkahi ko kayo sa ngayong pagpasok ng November, di ba, A1, bago kayo pumunta sa sementeryo. Kasi dapat po A1 ng buwan, tapos kada A1 ng buwan ay gagawin nyo ito. Ito po ay napakabisa para po mataboy lahat ang mga kamalasan ninyo sa inyong buhay. Maging yung mga katas-katas pa ng mga nakalipas ay mag-throw away na sa malayo. Ngayon, ano po ang kailangan? Tuwing A1 ay ganito ang inyong gagawin. 6:37 hanggang alas 8 ng umaga, pumili lamang po kayo ng oras dyan. Tapos kahit mga 5 minutes, basta kailangan concentrate. Kahit 5 minutes lamang kayong magdasal, pero mula sa inyong puso at concentrate sa inyong mga kahilingan. At pagkatapos po niyan, kumuha kayo ng itlog na puti. At pagkatapos, ay imula dito sa inyong ulo, sa tuktok, ililibot niyo siya mula dyan, paikot. Mula dito sa ulo. Kailangan magsisimula kayo sa ulo hanggang paa. Paikot po yan. Inyo pong, kumbaga, yung papanayin. Yung basta iikayin. Ayan, iikayin ng ikot. Lahat yan may ikutan. Pati leeg, pati dito. Lahat po yan. Pati palad. Lalo-lalo ng palad. Paikot-ikutin nyo munang ganyan ng itlog. Paikot-ikutin ng itlog. Lahat-lahat po yan. Pati sa likod. Ipaano nyo sa anak ninyo? Yung sa likod, sabi nyo, matangay ang malas. Matangay na ang malas. Yan, matangay na lahat ko ano man ang aking mga nararamdaman na kamalasan. At ganun din po yung karamdaman ko. Ganun, lahat po. Inyong ihahaplo sa likod, ganyan, dito sa lahat, sa braso, sa dibdib, lahat ng aking karamdaman. At ganun din sa tiyan, ganun din sa may balakang, whole body in short. At pagkatapos po niyan, ay hawakan nyo yung itlog. Pag na whole body na hanggang paan nyo, ha? Hawakan nyo yung itlog, sabihin nyo po dito sa itlog ay mawala na lahat ang mga kamalasan ko sa aking buhay. Matangay na sa inyo lahat-lahat ang mga suliranin ko pinagdadaanan at makamit ko ang swerte tagumpay sa aking buhay. At pagkatapos po yan, lahat-lahat na, balbawa, kung ano pa yung mga kahilingan yung iba, hilingin nyo rin dito sa itlog at sabihin nyo po pantaboy din ang mga kamalasan natin sa ating buhay. At pagkatapos po nito,
Ito po ay hanap kayo ng space po ninyo sa inyong tahanan. Doon sa inyo pong harap, kung meron po kayong garden doon, doon nyo po siya ibabato. Hayaan nyo lamang po siya doon. At ito po ay lilinisin nyo lamang yung nabasag na itlog sa susunod na muling araw. Kinabukasan na muli ng umaga. Doon nyo po siya lilinisin. Hayaan nyo po siya doon na mabilad ng araw. Hayaan nyo po siya doon na matuyong kusa. Higupin ng lupa ang mga yung katas ng itlog at ganoon din yung kamalasan ninyo na nakuha po ng itlog. Ito po ay napaka-epektibo dahil hindi pa po ako nagbibidyo noon, ay napakarami ko na rin pong nabigyan ng ganitong payo. At okay naman ang buhay nila sa ngayon kaysa nung mga nakaraan taon na kanila mga pinagdaanan. Ayan, at hayaan nyo yung, di ba, pag po tayo yung naglalagay ng, di ba, nagaganon po, nag-ritual tayo sa itlog, tapos nilagay po ito sa baso, di ba? Ngayon, na may tubig, yun po, di ba, may nahihigop na mga puti-puti, yun po yung mga negatibo, ano pa yung mga kamalasan natin, hinihigop-higop po niya. Ito, isa rin sa mga pinakamabisang pamamaraan tuwing auno po ng buwan. At pagkatapos po noon, ay pag binato nyo to sa lupa, dapat po mababasag to. Kaya kailangan, kasi galit kayo, para po mataboy lahat ang kamalasan ninyo, ihagis nyo po yan. At pagkahagis nyo po yan, hayaan nyo siyang higupin ng lupa ang kamalasan ninyo. Kumbaga, ilibing lahat ang kamalasan po ninyo sa inyong buhay. Yan po ay isa sa mga pinakamalupit na ritual para po pang ano, kumbaga, lahat ng mga kamalasan ninyo sa inyong buhay. Di ba, mapapansin nyo minsan, bakit ba ang sipag-sipag ko? Bakit ba ganito ang aking buhay? Pero pagod naman lagi ako, meron ako naringgan dito sa tabi namin, meron silang negosyo. Kaya lamang, may malaking puno po siya ng mangga sa may harapan. Nung umikot kami doon sa kabilang subdivision naman po ito, iba naman dito sa aming way, may malaki siyang puno ng mangga, tapos may negosyo po sila. Parang ang negosyo nila ay nagre-repack sila or nagluluto ng mga dog food, mga ganyan. At nangangamoy kasi na amoy namin. Ngayon, ay ang lakas ng boss lagi ng babae. Sabi, bakit ba ganun? Bakit ba ang sipag-sipag natin? Lagi tayong pagod, puyat. Pero bakit wala akong pera? Bakit lubog tayo sa utang? Nadinig ko yun. Gusto ko sanang payuhan dun sa putulin nila yung ano ng nyo, ano ng mangga. Putulin nila ito, kaya lang magtatabi-tabi sila kasi malaking puno na at nakakatakot ng putulin dahil marami siyang pangitain yung manggang yun. Na minsan na, yung mismo, kasi nakailang sali na rin yung may-ari nun, kumbaga namatay na, pinutol po yung si mangga, walang pasintabi, eh matandang puno na. Alam niyo po ba yung mga matatandang puno, yan po ay binabahayan na. Walang pasintabi, pinutol. Pagkatapos, mga bumilang lang po ng mga, siguro naman pinakamatagal isang buwan, nagpaagoy-agoy siya ang kanyang buhay hanggang sa totaling natigok na. At napabenta dyan sa may negosyo naman sila ng yun nga po, yung pakain sa dog food. Ngayon, narinig ko. Ngayon, kasi yung mangga, sumibol po muli. Yung pinutol, sumibol po muli at ang laki na muli ng puno. Ayun, yun narinig ko. Gusto ko sana sabihin na ano eh, kaya lang eh, baka sabihin pa kalimera ko, hindi naman nahingi ng payo. Ayun, yan po ay ilan sa mga pinakamabisang pamamaraan para po mataboy ang mga negatibo sa ating katawan. Basta kailangan, kapag ito'y ginawa ninyo with feelings ang pagganap, sabihin nyo po, itinatapong ko na lahat ang aking kamalasan sa aking buhay at huwag ka na muling babalik pa. At ang pagkakatapon ng itlog ay siguradong may galit. Talagang siguradong magkakrak ha. Kailangan ang pagtapon ng itlog ay sa may lupa para sipsipin siya ng lupa. Lahat ng kamalasan ninyo ay matataboy na yan. Basta, para sa akin, mas maganda monthly nyo siyang gawin. Hindi yung minsan lamang sa talambuhay ninyo. Maganda po ito ay kada buwan, kada auno ng buwan ninyo gagawin. Dahil ang auno ay swerte rin po kaya yan. Kagaya rin po yan ng 7. Numero uno. Kaya yan kumbaga ikaw lagi ay mangunguna. Yan po ay magdadala ng swerte sa inyo. At ganun din yung itlog na hinigop na ng lupa ang kamalasan ay ganun din, hihigupin na ng lupa ang lahat ng kamalasan ninyo. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel at lagi nyo po tatandaan kung kayo po ay maraming pot sa inyong kalooban, huwag po muna kayong gagawa ng ritual kasi mas maganda po kung kayo ay gagawa ng ritual, wala kayong pot sa inyong kalooban para po mas mabilis ang talang. Yun lang po guys, salamat po.